Let me begin by going into the what happened during the last few days. Before proceeding, allow me to again extend our deepest condolences to the family of our soldiers and civilians who perished in the recent C-130 crash in Sulu. We shall always remember our soldiers' deep devotion to duty and willingness to risk their lives for our country and our people. We are also grateful to the local community and individuals who rushed to the crash site and tried to save as many lives as they could. Now, these people in the vicinity or in the area were or mostly Tausugs. At sabi ko, salamat naman sa inyong tulong, sukran. Then, we have Pastor Siki Buloy will extend 20,000 pesos cash assistance to the family of the soldiers and civilians who perished in the incident. Mr. Ivan Hao gave 5,000 pesos worth of gift certificates to the family of those who died and those who were perished. Ito si Ivan Hao is a good friend of mine. Parang not an outright really philanthropist, but is one Chinese Filipino who has a conscience and who thinks and moves and lives like a Filipino, really. Health authorities around the world have noted that the global pandemic recovery is at risk with the rise of new COVID-19 variants. The emergence of the new COVID-19 variants like Delta and Lambda are truly a cause of concern, and the government closely monitoring our borders across these strains to prevent local transmission. I let the experts talk about it. This is just an overview of everything we are going to take up. Having said that, our best defense is still to be vaccinated as soon as possible. We received more vaccines last week, including more than 1 million of AstraZeneca as donation by the government of Japan, and more than 2 million doses also of AstraZeneca from the COVAX facility. This COVAX facility, I repeat, is a facility of the World Health Organization. And ito yung, it is the body, it is the entity that oversees everything and see to it that everybody gets the vaccine. It has done a good job, and I'd like to congratulate them and thank them for their humanity. I am pleased to know that on July 11, more than 3 million Filipinos have received their second dose, and with a total of more than 13 million doses so far administered in the country. I reiterate my appeal, please get vaccinated as soon as possible. The life you'll be saving is not only your own, but of your loved ones and the people around you. I also appeal to our countrymen to continue observing the health protocols so that we can prevent and avoid the spread of COVID-19. I learned that the World Bank has apologized and has taken down its recent report on the state of student learning outcomes of well-being in the Philippines. Well, I would not want to begrudge World Bank,
But itong mga international bodies working on the problems of the world should be very careful in their statistics. It is not good to, you know, commit a wrong internationally. But good as any, we welcome their apology, and of course, that they should, well, in their apology, the World Bank said that they are deeply regret the said report, which I'd advertently published even before the Department of Education had enough chance to provide inputs, and it was an oversight on their part. You know, there was no other time na maganda ang patakbo. I am an outsider ever since. It's the only time that ito ngayon that I'm closely work with people connected with the functions of government and governance. Na for the longest time, without, you know, hindi sabihin na nandito si Secretary Brunes, but yung pagdala ng Department of Education was nary a worry for us. It is being supervised and organized correctly. They also acknowledge, ito yung nag-publish sa World Bank, that their education challenges in the country had a long historical context which could not and should not be attributed to any single administration. You know, sa totoo lang, mahirap lang talaga kasi tayo. We are a third world country, classified as one. Ang mahirap sa atin is always the constraint of money. Kaya kung may pera lang talaga sana tayo, kung maganda lang ang ating ekonomiya and we're earning just this much, we could have improved on the governance of all departments, all facets of governance. Ang problema nito, wala masyado tayong pera. But what we have is enough to what you see now. That is the only thing that money can afford na kikita ninyo ngayon. Kung may pera sana ng marami, then we could have upgrade everything to compete or reach in parity with the other first class country. But we have not been able really to work on our economy. At maganda na sana yung umaakyat na tayo. Hindi naman, not a cause for a celebration, but it could sometimes give us the optimism that we will and one day improve on everything. Well, anyway, we will just work on it. I hope that the next administration will be more competent than us now, more bright than us now, and more productive than us now. Hindi ako nag-ano kung may mataas pa sa akin in performance. If it is true, well, I would encourage them. I would cheer them up, and I would be on the sidelines giving inputs of what I can provide for as an advice. I commend Secretary again, Secretary Leonor Briones, for calling out the World Bank
on this issue, I hope a more accurate report based on the latest data will be made. I'm sure that the Department of Education is working on a new set of data to be submitted to them so that they can correct their figures and data inputs. On that note, and for the sake of the transparency and policy direction, we would like to know the latest assessment metrics of student performance and achievement, as well as the latest national data and figures in terms of learning outcomes, especially during the pandemic, so we can identify which gaps need to be addressed. I have no doubt that the Department of Education will do everything it can to correct the misconception, and I'm sure that the things that we will provide to them will be the true and accurate situation in the Philippines. Wala naman siguro, sandali ha. Hindi na nila sinali dito kung sino yung napriso, sinong nagkakaso, but this week I signed about two documents terminating sa BIR na naman, pati sa DPWH. And DPWH is safe. Secretary Villar is working overtime at pinagtatanggal niya at may suggestion na kunin niya yung mga tao na known to be corrupt and incorrigible. Sabi ko sa kanya, ilagay mo na lang muna sa opisina while we will dig into the records to see if they have committed graft and corruption. Mga kaibigan ko, kayong maniwala niyan, 10 billion mawala. That is the work of... I have a term for that. It is not mine. I just borrowed it. But I think Pacquiao is punch drunk. Punch drunk. And I leave it up to you. Mayroon man kayong cellphone, hanapin ninyo. I think he is. To be talking about 10 billion from nowhere. Papayag ba naman ang kuha niya? Not hindi lang yan. Papayag ba kami? Papayag ba ang mga sekretary ng mga departamento na papayag na ganun, na may mawala 10 billion? That is a statement coming from a guy who is punch. Suntok ba? Punch drunk. Lasing. Look it up sa ano ninyo. Makita ninyo sa cellphone ninyo. Diyan sa internet dyan eh. So, again, we will have a concise, precise, and an accurate report coming from the department secretaries concerned. As usual, we begin with Secretary of the Health Department, Secretary Duque. You have the floor, sir. Thank you, Mr. President. Magandang gabi po, sir, at sa akin po mga kapwa kalihim. Sa ngalan po ng DOH, ako po ay magbabahagi sa inyo ng maikling ulat ukol sa ating COVID-19 situation at mga kaakibat na mga impormasyon o kaalaman para po sa pakinabang ng ating po mga mahal na kababayan. Next slide. Muli po ang ating pangkalahatang kaso ay nakapagtala ng 1.4 million
thereabouts, meron po tayong naidagdag na 5,204 na mga kaso as of today, July 12. At ang active cases naman po dito ay umabot na ng 49,128. Meron po naidagdag na 5,153 na aktibong mga kaso. Ang katumbas po nito ay 3.32% ng lahat po ng ating mga kaso. At ang recoveries naman po natin sa 5,204 na naidagdag sa ating mga kaso ay mula sa region sa 4A, 584 naman po sa NCR, 579 sa region 6, at 3,200 sa mga iba't ibang bahagi ng mga rehiyon. At para naman po sa ating mga ang ating pong recoveries ay umabot na po sa 1,402,918 cases at ang ating recovery rate ay napapanatili po natin halos 95%. Habang ang bilang ng mga namatay o mga pumanaw ay pumalo na po sa 26,015, cumulative po ito mula nung nag-umpisa ang pandemya sa Pilipinas at ang ating pong case fatality rate ay nasa 1.76%. Para naman po sa mga Pilipinong may edad mababa sa isang taong gulang hanggang 49 na taong gulang, ang kanila pong case fatality rate ay nasa 0.42%. Ito po ay mababa at sana mapanatiling ganito. Habang para naman po sa mga Pilipinong may edad na 50 hanggang lampas sa 80 taong gulang, ang kanila pong case fatality rate ay 5.53%. Ngunit ang magandang maganda naman po nangyayari sa NCR ay malaki-laki po ang ibinaba ng case fatality rate nila. Bumagsak po ito ng mga 26% from mga 5.78 to 4.6%. At ito na nga rin po ang dahilan na mataas ang case fatality rate naman ng mga may edad kung bakit uunahin ang ating po mga senior citizens sa bakunahan po natin. Next slide. Ito naman po ating case trends per island group. Muli, yung kulay blue. Next slide, please. Yan po. Muli yung kulay blue natin. Nakita po natin matapos po nag-peak sometime in March and April ay nag-umpisa naman po bumaba ito at dito po patuloy na nagpa-plateau ang NCR plus areas. Ito po yung kulay blue at yung ating pong kulay green na epidemic curves na nakikita po ninyo sa harap. Habang nagpapakita ng mabagal na pagbaba naman ng Visayas at Mindanao at sa kabilang dako nagkaroon ng bahagyang pagtaas ang rest of Luzon noong nakaraan linggo at nagsisimula din mag-plateau sa ngayon. Sa susunod na slide po, makikita natin ang pangkalahatan, case trends nationwide. Dito naman ang ating pong pambansang average, kasama po ang NCR at mga iba pang high-risk regions. Makikita po natin sa kabuuan, patuloy na gumaganda ang pambansang ADAR or Average Daily Attack Rate per 100,000 population at ang ating pong 2-week growth rate. Patuloy rin bumababa ang ADAR ng NCR habang bahagyang tumaas ang TWGR dito at nangangahulugan na bumabagal po ang pagbaba ng mga kaso. Patuloy rin natin binabantayan ang Regions 11 and 6 na patuloy na tumataas ang kanilang ADAR, ngunit nakikita natin sa na bumababa ang 2-week growth rate ng Region 11. At maliit lamang ang itinaas ng Region 6, nangangahulugan itong napipigilan na po natin ang lalong pagdami ng mga kaso. Umakyat muli sa high risk ang CAR na may ADAR na 7.09 at WGR na 10% at alalahanan namin ang regional task force ng CAR na paigtingin ang kanilang pagpapatupad ng PDITR strategies at ang mga ospital na maglaan ng sapat na COVID beds kasama po mechanical ventilators upang maaga po natin mapigilan ang tumataas na naman kaso sa CAR.
At huli, bumaba na sa low risk ang regions 12, 8 at Caraga na binabantayan natin noong mga nakaraan linggo. Next slide, please. Next slide. Ayan, yung kanina, tinapos ko na yan. Next slide. Sa atin naman mga pagpapaunlad ng tinatawag natin na National HCR or Healthcare Utilization Rate ay patuloy na bumubuti ang atin HCR, lalo na't patuloy ang pagdadagdag ng mga rehiyon ng sapat na bilang ng COVID-19 dedicated beds at mga mechanical ventilators. Kasama sa atin moderate risk, HCR ngayon linggo ang regions 11 and 6, habang nasa high risk ICU utilization rate ang regions 11, CAR, and 5. At critical risk ICU utilization rate ang region 6. Tatalakayin natin ito sa mga susunod na slides. Upang higit pang mapalakas ang ating pagtugon sa pangangailangan sa ICU beds at equipment, ang inyo pong DOH ay kasalukuyan na inilalatag ang polisiyang ukol sa isang conversion, reconversion principle, or yung para pong accordion instrument kung saan may tsak na mga batayan ang mga facilities sakaling kinakailangan isagawa ang pagdaragdag o di kaya ay pag-reallocate ng mga kama, kagamitan at sapat na bilang ng health workers bilang paghahanda sa mga potential spikes or surges. Next slide. Ito naman po ay HCR ng Region 11. Bagamat nananatiling nasa 82% ang ICU utilization rate nito, nakapaglaan ng Region 11 ng sapat na COVID-19 dedicated beds. Kaya naman nakikita natin sa nagsisimula ng bumababa ang kanilang HCR kumpara noong peak nito last week noong July 4. Halos lahat po, kung makikita natin yung absolute change from peak, ay talagang nagbabaan naman po ang healthcare utilization rate. Ang aged care naman sa Region 6, next slide please. Bagamat bumaba ang kabuuan nitong aged care, pumalo na sa critical risk ang kanilang ICU utilization rate. Kaya naman, inaabiso namin ang mga ospital sa Region 6 na magdagdag pa ng ICU beds upang mapababa natin ang ICU utilization rate ng rehiyon at higit na makatugon sa mga maaaring mga ilangan severe to critical patients. At ang akin ngang laging sinasabi, yung mga isolation beds ay kinakailangan ito'y gawin na lamang nilang mga ICU beds para mas mapalawig ang kanila pong kapasidad. Sa HCR naman ng CAR, next slide. Ito naman po, nagbalik naman ang CAR sa high risk na utilization rate. Kaya kung matatandaan, binantayan po natin ang CAR bago pa man tayo magpatupad ng lockdown noong Abril hanggang Mayo dahil isa ang rehiyon na ito sa mga unang tinamaan ng mga variants of concern. Maliban po sa NCR Plus, diyan po nag-umpisa natin na ma-discovery ang B117 or ang UK variant noong Enero. Kung makikita ang kasalukuyan nitong lagay, makikita na nalalapit na sa level ng peak ang CAR, ang kanilang ICU utilization rate. Kaya naman po, inuudyok namin ang mga ospital rito na dagdagan ang ICU capacity sa rehiyon upang mapigilan ang pagtaas pa ng kanila pong mga ICU utilization rate. At sa panghuling healthcare utilization rate report sa Region 5, pwede ba natin ipakita ang Region 5? Salamat. At bagamat na tiling nasa low risk ang HCR ng Region 5, ay nasa high risk ang kanilang ICU utilization rate na nakikita natin kasalukuyang bumababa habang tumataas ang kanilang ward bed utilization rate. At inuudyok namin muli ang mga ospital dito na maglaan ng karagdagan ward beds upang mapababa rin natin ang utilization rate nito tulad ng atin nagawa sa ICU utilization rate. At dumako naman po tayo ngayon sa COVID-19 deaths. Simula po noong Hunyo at ngayon papasok ng Hulyo, ang ating pong naitatalang weekly deaths ay mas mababa sa ating pong 7-day moving average. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito ay patuloy na bumababa ang ating pong naitatalang COVID-19 deaths sa bansa.
Para naman sa regional proportion ng mga COVID-19 deaths, makikita na patuloy ang pagbaba ng mga naitatalang deaths sa NCR, yung po mga blue bars. Pakita nyo, numinipis nang numinipis ang bilang ng kaso. At habang nanggagaling naman ang karamihan ngayon sa other regions, doon sa ating pong bansa, yung represented by the black o itim na mga bars, ang Region 3 naman po ang represented by the violet bars at Region 6, ang yellow bar at Region 4A, ito po yung aqua blue bar. At itong Hunyo naman, nakapagtala tayo ng 2,533 deaths o 84 deaths per day sa patuloy natin pagpapatupad ng PDITR strategies at COVID-19 vaccination program. Bilang pagbubuod, ito ang mahalagang mensahe natin ngayong Linggo. Una, we are in a race against the variants of concern or VOC. At nakararanas ngayon ang ibang mga bansa ng matinding surge dahil sa pagkalat ng mga variants. Sa Pilipinas, nakabuti ang pagpapatupad po ng mas mahigpit na public health interventions at napababa natin ang mga kaso na kasalukuyang nagpaplato. Kasama rito ang ating NCR plus wide lockdown noong Abril hanggang Mayo at ang kasalukuyan na paghihigpit ng ating pong mga border control protocols. Hindi dapat natin ito sayangin at dapat ito maging daan tungo sa pagbabakuna ng mas maraming Pilipino, lalong-lalo na po ang mga senior citizens. Mahigpit na pagsubaybay sa mga rehiyon at lokalidad na tumataas ang ADAR, two-week growth rate and healthcare utilization rates at ang kanila pong mortality rate. At huli, ang patuloy na pagpapaigting ng ating health systems capacity sa bawat rehiyon. Kinakailangan po natin bilisan ang ating kilos at huwag natin hayaan na makapasok at kumalat ang mga variants of concern tulad ng Delta at ang banta ng Lambda variant. So, yan na lang po ang aking pinakahuling bahagi ng aking pong report, Mr. President. Handa po akong sumagot sa inyong katanungan. Maraming salamat po. Magandang gabi. For brevity, let's jump to Secretary Galvez. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong gabi po, aking pong ipipresenta ang updates ng COVID-19 sa vaccination program ngayong July. Next slide, please. We have some good news. The Philippines breached the 13 million mark in 4 days' time after it breaches its 12 million mark despite some delay on the deliveries last June and also first week of July. We are also expecting to increase our throughput or yung administration ng ating bakuna in the succeeding weeks and months with the expected arrival of more than 11 million vaccines this July. Noong nakaraang linggo lamang po ay dumating po at sinalubong po nga natin ang pagdating ng 1 million na AstraZeneca at saka po yung 2 million ang galing sa COVAX. So all in all po, 3,322,100 AstraZeneca vaccine na galing sa donasyon ng government ng Japan at COVAX. Kasama rin po dito yung 170,000 doses ng Sputnik B, kasama po yung 50,000 na second dose. Ngayong linggo po, inaasahan po natin po na darating po ang 2.5 million doses ng Sinovac. At ang inaabangan po ng mga private sector at mga LGU, yung 1.17 doses ng AstraZeneca na kanila pong binabili. Umaasa rin po tayo na ang pagdating ng 3,239,400 vaccine na nabula sa donation sharing ng US at saka po ng COVAX. Magandang balita po, Mr. President, ang original po nila ng donation is more or less 3 million lang po. Pero dinagdagan po nila ng 215,400 po. So dinagdagan pa nila more than 200,000. So naging 3 million ang total, 3,239,400. Napakalaking tulong po yung kasi one shot po yung J&J. At ito po yung bibigay natin sa mga island provinces at saka ito pong bibigay po natin sa lahat ng mga karatiga pook ng Mindanao at saka po ng Visayas. Ayon po sa utos ng ating mahal na Pangulo, bibisitahan din po namin ang mga lugar kung saan mayroong matataas na kaso
sa COVID-19 katulad ng Samar, ng Cagayan de Oro, Jensan, at Zamboanga City. At yun po ay sisimulan po namin next week. Ayusin lang po namin yung mga deliveries kasi marami po tayong deliveries ngayong linggo at kailangan po talaga na matutukan po namin ng negosyasyon yung mga deliveries ngayong linggo. Yung utos niyo po na puntahan ko po yung mga area po at saka yung mga code team po natin pupunta doon sa mga surging area. Magsimula po kami this coming week at saka next week po. Ang Region 3 po, baka unahin po namin during the weekend. So, bibisita po kami, nakabisita na po kami sa Cebu at saka sa Iloilo. Si Roque po ang bumisita po sa Iloilo noong nagkaroon ng surge. At sa Cebu, binisita naman na po namin ni Sec Duque. Nakita po namin ang sitwasyon po doon. Bibisita na namin sa susunod po yung CDO, Jensan, Palawan, Zamboanga City sa mga susunod po na araw. We will also discuss our updates on the variants of concerns on the region and the ongoing preparation to address this variant, and also our way forward on our pandemic response and massive vaccination. Next slide, please. Ito po, na-discuss na po yung ilang mga detalye po ng ating mahal na Secretary na Duque. So, sa ngayon po, sa talaan po ng Philippine population based on UN, ang total nating population is 111,067,008 people. So, yung magiging basihan po natin ng ating total target population for vaccination is 77,746,906. So sa ngayon po, nakapagtala na po tayo ng 13,196,282 na binubuo po ng first dose na 9,669,940 or 12.44% ng ating targeted population to be vaccinated. Ang ating second dose po is 3,526,342 or nakakano pa lang po tayo na 4.54% ng ating population. So napakalaki po ng ating pong challenge na makuha yung herd immunity by end of the year. Next slide, please. So ito po ang total accomplishment po natin in terms of doing the administration or jabbing. Medyo bumagal po tayo last week due to delayed deliveries during the final week of the month. Pero maasahan po natin, Mr. President, na tayo po ay babawi sa susunod na araw dahil marami po tayong darating na mga vaccine. Next slide, please. Sir, to give the direction for July, ito po ang mga bagay na dapat nating makamit pagkatapos ng buwang ito. Una, magkaroon ng higit kumulang na 14 million deliveries doses ng bakuna ngayong buwan. Sa ngayon po, nakatanggap na po tayo ng 20%, so 24% accomplished na po tayo. At malaki po ang aming garantiya na makakakuha tayo ng 14 million to 16 million this month. Kasi po, pinirmahan namin po yung aming kontrata na i-accelerate ng Sinovac ang kanilang delivery. Ngayong July, i-upgrade po nila na 7.5 million po ang bibigay po nila. At saka sa August po, ibibigay po nila 8.4 million. So, yun po ang sa atin ng China. Nagpapasalamat po kami dahil kasi sana po mabigyan po, ma-approvean po ng China yon. So, ma-upgrade yung ating delivery po ng napakalaking porsyento. Pangalawa, na maiturok ang sa ating mga kababayan na nasa priority na 10 million doses na vaccine ngayong buwan. We are now at more or less 31%. Ang pangatlo, maitala natin ang nasa 300 to 400,000 jobs kada araw. Hopefully, we can achieve this by next week. Pang-apat, magkaroon ng 7 million na katao na makakuha ng kanilang second dose kasi yun po ang sinasabi nga po ni Sec Duque at saka ating mga expert na importante po ang second dose para against sa variant. So ngayon po, tumututok po ang ating National Vaccination Center para abatan po talagang tutukan ang second dose. So sa ngayon po, very confident po kami kasi yung Johnson & Johnson, yun po ay ika-count na natin as second dose. So kung 3 million po ang maibakuna po natin ngayong buwan, that's already accounted as a 3 million second dose. So napakaganda po ng ano po natin na nakikita natin kayang-kaya po natin yung 7 million
to 8 million po na second dose. Kasi at least meron po tayong 8 million or 7 million na protektado ng mga tao. Panglima, at least matapos po natin yung healthcare workers ng kanilang second dose, at least 90% above. Sa ngayon po, nakikita po natin na medyo mababa po ang ano po natin, 75%. Kaya po iangat po natin na at least full ang ating healthcare workers in case na magkaroon po tayo ng another surge. Sana po, hindi po pangyayari po yun. Kaya po ang ano po namin, itong target po natin ito, Mr. President, alam po natin na kayang-kaya natin po ito dahil kasi nakita natin na ngayon po tutulong din po ang private sector sa kanilang inoculation dahil kasi meron pong darating na 1.5, more or less 1.5 million na para sa kanila kasama po ang Moderna. At bibigyan din po natin sila ng mga iba pang mga bakuna. Sir, based also sa inyong guidance, next slide. Gusto rin na po tapusin natin po yung pagbabakuna sa ating mga security sector. Lalo-lalo na po, pati yung OFWs, pati yung teacher. Kasi napag-kayarian na po natin sa IATF na kung just in case talagang magkakaroon tayo ng open face-to-face sa ating education, kailangan po lahat ng teachers ay mabakunahan po. Yun po ang aming commitment kay Secretary Liling na before end of August, yung mga teachers po ay mabakunahan po natin. And hopefully, pagdating po ng maraming bakuna, isasama po natin ang AAP, PNP, yung Coast Guard, yung BFP, yung NBI, yung CHED, DepEd, Department of Transportation, yung DOLE, DAR, DA, DFA, DOT, yung kay Ma'am Berna, then yung BOC, BI, OFW, at saka CFIRS po, isasama po natin yan. All in all po, yung ating government employees na makakasama po as frontliners, 1.8 million. Kasama po ang OFW at seafarers na 2.2 million na nagtototal po na 4 million po lahat. Next slide please. Sir, ito po yung ating natanggap po ng nakaraang araw at ito po yung ating pagsalubong sa ating mga Japanese vaccine na donation. Nagpapasalamat po tayo sa kay Prime Minister Suga for his kindness and generosity for donating more than 1.1 million vaccine. And then also sa COVAX, we also want to thank USAID and also WHO and Gavi, UNICEF, for giving us 2,028,000 AstraZeneca vaccines. And also, dumating na rin po yung 170,000 na Sputnik as I reported earlier. Next slide, please. Sir, para i-recall po natin, ito po ang lahat ng mga dumating na vaccine natin. Ang 20,779,910 vaccine, ito po yung tinatawag na breakdown. So sa lahat-lahat po, total po na donation is 9,180,310. At ang donation po nito, yung COVAX po natin, ay meron na po tayong 7,556,210. So meaning sa COVAX, minaasahan pa po natin na meron po tayong 37 million pa plus yung another 5 million na in-order natin na J&J. So more or less, meron pa po tayong inaasahan sa COVAX na 42 million this year. And then yung donation ng Sinovac, 1 million plus 1,124,100. Total po niyan is 2,124,100. And then yung mga procured po natin, 11 million po ang na-procured na natin, kasama po yung 900,000 na galing sa LGU at saka private sector. Sa Sputnik, 350,000. At sa Moderna, meron tayong 249,600. At may inaasahan po tayo na 1.4 million na galing sa Pfizer. So yan po lahat ang ating total na 20.7 million. Next slide please. Sir, ito po yung mga aasahan natin in weekly basis. So, ngayong week po, inaasahan po natin na meron po tayong 7.4 million na darating. Kasama po dito yung sinabi ko nga po na 2.5 na Sinovac, 1.17 na procured from private sector, at saka yung Johnson & Johnson from COVAX. And then yung Pfizer, darating din po ng July 19 na 562,770. And then yung Pfizer din may darating ulit na 375 at sa Augusto meron tayong darating din na another 500,000 na Pfizer. So sa Sinovac po sir, ang magiging tranches na natin is every tranche 2.5 million. Next slide please. So
So sa August po, ito po yung in-expect po natin na darating. So sa Sinovac, as I have said earlier, 8.4 million ang darating po na Sinovac this August. And then COVAX, we are also expecting another 4 million. And then Pfizer, more or less, i-upgrade na nila na more or less 2 million. And then AstraZeneca, darating ang second tranche ng private sector procurement na 1.17 million and another 1 million sa Moderna. Meron din po na donation tayong darating this coming August. Sir, finally, next slide. Sir, finally, we have received encouraging remarks from the WHO that despite our limitation and great challenges, we were able to respond and mitigate the damage brought about by this pandemic. And I believe with your leadership, Mr. President, we have this positive rating because we have implemented a PDR strategy that really, really be very, very effective. And then now we have now the massive vaccination through a focus and expand demand. And also the Secretary of Health, together with our expert and our and also the IATF, have a stronger surveillance and border control. And we are united to stand against the COVID-19 with the coordinations with the IATF and NTF, with strong collaboration with the national government agencies, local government units, private sector, and domestic and international development and partners. Sir, isa po tayo sa model. Kung tutusin natin, hindi naman po sa ano po tayo, napagkakaroon po tayo mga discussion. Tayo lang po ang mayroong strong collaboration with the private sector and also with the LGU. At tayo lang din po ang talaga nakita natin, pati yung mga developmental partners natin, yung UNDP, yung World Bank, yung ADB, at saka po ang UNICEF, at saka yung WHO, Gavi, they are helping us a lot. So yun po ang inano po natin, ang parang motto po natin, United we stand against COVID-19. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Galvez. Now we move on to Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow public servants and workers in the government. Next slide, please. Nais ko muna simula ng aking ulat sa pagbabahagi sa lahat ng paghahandang ginagawa ng ating mga LGUs sa mga lugar na apektado ng pagligalig ng Bulkang Taal, pati na ang mga kalapit na LGUs na maaaring maapektuhan sakaling tuluyang pumutok muli ang bulkan. Ayon sa pinakahuling anunsyo ng PhilBox, nananatili sa Alert 3 level or Alert Level 3 ang bulkan. Ngunit ngayon pa lamang ay hinuhusto na ng lokal na pamahalaan sa tulong ng DILG, PNP at Bureau of Fire Protection ang paghahanda sa mga munisipyo at syudad na nakapalibot sa Bulkang Taal. Habang patuloy ang aktibidad ng bulkan, umabot na sa 4,300 at 63 pamilya ang ngayon ay apektado at kasalukuyang minomonitor ng LGUs sakali magbago ang kalagayan ng bulkan. Samantala, 30 evacuation centers na nasa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng Batangas at Cavite ang nangangalaga sa mahigit 1,000 pamilya o higit 4,000 individual na ngayon ay mga nasa evacuation centers. At sinisigurado ng lokal na pamahalaan na masusunod ang minimum health and safety protocols sa mga pasilidad upang mapanatiling ligtas sa COVID ang lahat ng personnel at evacuees. At patuloy po ang pagtalaga ng PNP ng kanilang mga tauhan. Meron tayong search and rescue teams at health protocols enforcement teams na naka-standby at standby reactionary standby support teams na nandoon mismo sa area kung sakaling tuluyang pumutok ang bulkan. Meron din po tayong 700 fire trucks, 14 rescue trucks, 21 ambulance, 7 watercraft, at about 1,072 firemen na nakatalaga para magligtas kung sakaling pumutok ang bulkan. Next slide. Dumako naman tayo sa vaccination monitoring system na isinimitin ng LGU sa kagawaran. Bilang paghahanda sa parating ng mga bakuna ngayong buwan, sa ngayon ay umabot na sa 38,663,123 ang bilang ng ating mga kababayang nakapagparehistro na sa kanilang mga LGU
upang makapagpabakuna ayon sa pinakahuling datos ng vaccination monitoring system ng DILG. Next slide. Sa patuloy naman na pagpapatupad ng mga health and safety protocols na sa inyong pag-uutos, nakapagtala ang DILG ng 44,270 violations sa di pagsusuot ng face mask. Actually po, mas mababa ang bilang na ito mula noong nakarang ulat, mas mababa ng 13,000. Bumaba rin ang bilang ng mga violators ng mass gathering mula sa huling ulat na 1,007 violation ng mass gathering, nasa 522 na lamang ang ating tala ngayong linggo. Umabot naman ng 16,271 ang mga nahuling hindi sumusunod sa physical distancing. Mas mababa ang numerong ito ng mahigit 3,000 kaysa sa naitalang bilang noong nakaraang linggo. At sana ay patuloy pa ang pagbaba ng bilang ng mga nahuhuling lumalabag sa minimum health and safety protocols upang mas bumaba pa ang bilang ng kaso ng COVID sa ating bansa. Next, please. Ito naman po ang tala ng ating mga tri-bureau, ang PNP, ang ating Bureau of Fire Protection at saka BGMP. Sa ngayon po ay nakapagtala na ng 50,549 first dose ang PNP at 15,549 naman. So, sa tumatayang 23% po sa buong strength ng ating Philippine National Police. Ito naman sa ating Bureau of Fire Protection, 13,613 ang napag-first dose at 6,853 ang second dose. So, 42% and 21% respectively po. At sa BGMP, 11,378 ang nakapag-first dose, 8,486 naman ang second dose, 67% and 52% respectively. At ayon nga po sa plano ni Secretary Charlie Galvez ay ngayong August po ang buong Philippine National Police, BGMP at Bureau of Fire kasama ng AFP ay makatanggap na ng, ang lahat po ng ating mga uniformadong hanay ay mapupuli vaccinated na. At sa pagbabantay naman po ay meron tayong 24,329 na kapulisan ang siyang naghahatid at nagsisecure ng ating mga vaccination sites. At may nakatalaga tayong 222 fire trucks, 17 ambulances, at 714 firemen na nakatalaga upang magbantay sa ating mga vaccination sites. Next slide, please. Sa atin naman pong kampanya sa illegal na droga, narito ang datos na ating nakalap mula sa PNP at iba pang mga sangay ng pamahalaang nagtutulong-tulong upang mapuksa ang pagkalat ng illegal na droga sa bansa. 10 individual na sangkot sa kaso ng illegal na droga ang kusang sumuko sa mga otoridad mula July 4 hanggang July 11. Sa panahon ito, nagsagawa ang pamunuan ng PNP na 1,173 operasyon laban sa illegal na droga. May 1,645 individual ang naaresto, habang 12 ang naitalang namatay sa mga naisagawang police operations against illegal drugs. Mahigit 16 na kilo ng sabu at halos 60 kilo ng marijuana ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon ng ating kapulisan at iba pang ensyang naglalayong wakasan ang illegal na droga sa bansa. Sa kabuuan po ay umabot na higit na 121.66 million pesos. Halos doble po ito kasi noong nakaraang linggo ay 65 million lang yung ating nakumpiska. So nagdoble po, 121.66 million ang ating nakumpiskang sabu at marijuana sa panahong ito. Lalo pa rin po naming paitingin ang kampanya sa illegal na droga. Yun lamang po, Mr. President. Marami pong salamat. Mm-hmm.
We'll go to Secretary Lorenzana. Good evening, Mr. President. Good evening, Senator Bongo and my colleagues. I have two reports tonight, Mr. President. Wala pong pagbabago yung vaccination rollout ng AFP at saka DND dahil hindi pa kami nakakatanggap ng dagdag na bakuna. First slide, please. Ito po yung update ng ating mga dumarating na mga OFWs at saka yung mga overseas Filipinos. Ang kabuuan po ngayon ng OFWs ay 1,873. Mayroon pong nadagdag na 11,321 mula nung ako'y nag-ulat nung nakaraang linggo. Dito naman sa mga overseas Filipinos ay 239,711. Mayroong nadagdag na 4,316. Total po dyan sa dalawang kategory na yan ay 1.2 million po. Mahigit yung 1.2 million. Wala naman po tayo nakikita ang mga dumarating na problema rito dahil naagapan po ng mga tao natin sa airport at saka yung pagka-OFW naman ay yung OWA ang nangangalaga sa kanila. Next slide. Ito po yung update natin ng mga Pilipinong umuuwi mula sa Sabah. Wala pa pong magbabago ito mula nung nakaraang linggo, pero sa susunod po na mga linggo ay mag-resume na po tayo. Papatuloy na natin yung pagpapauwi nitong mga 4,683 na mga Pilipinong nasa Sabah. Next slide. Ito po yung update ng Taal Volcano ayon sa ginagawa po ng NDRRMC. Slide. As of to yesterday, kahapon po ay level 3 pa rin, hanggang ngayon level 3 pa rin ang status ng vulkan at tuloy pa rin po yung restricted itong 7 kilometers around nito. So wala namang pagputok na nangyari, pero mayroong 74 volcanic earthquakes recorded. Yung po maliliit lang na tremors. 6,408 tons sulfur dioxide per day ang binubuga po ng vulkan. Next. Ito dagdag doon sa kanyang report ni ulat ni Secretary Anyo, pareho lang po sila dito ang ating ano ang ating datos. Next slide. Ito po yung response efforts na hinihahanda ng ating NDRRMC. Masugid po natin sinusubaybayan itong mga paghahanda nitong mga agencies na ito. Mr. President, ang NDRRMC po ay naghahanda na rin sa pagdating ng yung pag-ulan at saka yung pagbagyo. Ang sabi po na pag-asa ay magkakaroon ng isa hanggang tatlong bagyo itong buwan na to at saka sa susunod pang mga buwan na at least 1 to 3 typhoons ang darating. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Thank you, Secretary Lorenzana. Dito na tayo, tapusin na natin dito sa panel si Secretary Roque. Magandang gabi, Mayor, at magandang gabi, Senator Bongo, sa ating mga kasama. Patuloy po yung ating mga pagbabakuna sa iba't ibang sektor at iba't ibang lugar ng Pilipinas, no? Dumating nga po unang-una yung AstraZeneca na dinonate po ng bansang Japan na dinaluhan ninyo po. Ito po ay ilan lamang doon sa mga dumating nga pong mga bakuna, no. Dumating din po yung Sputnik V. Dalawang component po yung dumating sa ating Sputnik V at ito po yung maglulutas doon sa problema ng mga kababayan natin na naturukan po ng first dose at nag-aantay ng second dose. So wala na pong problema yung mga nag-aantay ng second dose para sa Sputnik V. Next slide. Kanina po ay nasa San Juan tayo kung saan nagkaroon po tayo ng pagdedeklara ng pagtagumpay laban sa COVID-19 dahil gaya po nung
Battle of Pinaglabanan, kung saan nagkaroon ng kauna-unahang matagumpay na pag-aaklas ang mga Katipunero, eh nagkaroon po tayo ng kauna-unahang pagwawagi laban sa COVID-19 dahil nagkaroon po tayo ng 100% first dose dyan sa San Juan. At inaasahan po ng mga Sanjuanhenyo na by August po ay ma-achieve na nila yung 100% full vaccinated individuals dyan po sa San Juan. Inaasahan po natin yung iba't iba pa natin mga lokal na pamahalaan, lalo na dito sa Metro Manila, na sumunod po sa yapak ng San Juan at magkakaroon din po sila ng komemorasyon ng 100% first vaccination. Next slide. Ito pong mabuting balita, ang isa pong pag-aaral na ginawa po ng Pulse Asia at ito po ay luwabas itong June. No? Makikita nyo po na kung ikukumpira yung kanilang resulta noong February, at ang tanong ay, kung meron na bakuna laban sa COVID-19, ikaw pa ay magpapabakuna, noong Pebrero po, 16 lamang ang sumagot ng oo. Pero ngayong Hunyo po, no, ilang buwan lang po nakalipas matapos po ang Pebrero, ang sumagot ng oo po ay 43%. Napakalaki po ng tinaas ng ating vaccine confidence. No. Hindi ko na po sinabang isang slide, pero lumabas na rin po yung June figures ng trust and satisfaction rating ninyo po. Isa lang pong binabantayan ko, yung Pulse Asia din po. No? Dati po kasi ay 90 at 91 ang trust and satisfaction. Bahagyang gumalaw po yung trust and satisfaction ninyo. Ngayon po parehong 88. No? So within margin of error po, halos hindi po bumaba ang inyong trust and satisfaction rating. So yan po yung mga on the record, pero yung mga ibang tatanong ko po, gaya ng sinabi nyo, talagang hindi ko po maiiwasan na marami akong mga tinatanong sa inyo. Kayo na po mag-decide kung gusto nyo pong on the record or off the record. Ang unang tanong po ng media na hindi ko pa sinasagot ay magkakaroon po ng pagpupulong yung PDP laban na pinamumunuan po ng Vice Chairman Cusi at ang inyong pinamumunuan nyo po bilang chairman, pero na-expel na daw po di umano si Secretary Cusi at iyong ilang mga kasama. So, ano pong aasahan ng taong bayan doon sa pagpupulong ng PDP na dadaluhan ninyo sa Clark? At pangalawa po, ang inyong reaction doon po doon sa pag-amin po sa kauna-unahang pagkakataon ni Mayor Inday Sara na siya daw po ay open para tumakbo para sa pagka-presidente at yun po yung kauna-unahang pagkakataon na siya po ay sumagot na she's open to the idea. Yan open po lang naman. Opo. Open lang. That is all there is to it. As usual, may I give a little bit of a personal comment dito sa programa to. My stand is I am against really the candidacy of my daughter. I want her spared from the vagaries of politics dito sa Pilipinas, lalo na itong mga personalities around in the likes of Trillanes, si Dilima. Walang ginawa kung hindi mag-atake ng kapwa-tao nila. So I would rather that ibigay ang gobyerno sa kanila. Let them win. I wish them luck, and even wish them win kung manalo sila, para kanila na itong gobyerno at gawin nila ang gusto nilang gawin. Ako ay masasaktan ako pag siyempre anak ko. Itong bastos, itong bunganga ni Trillanes, ewan ko kung saan niya nakuha yung katangian na yan. Pati itong si Dilima, she is wallowing in pity, and as a consequence of that, she has become virulent, almost virulent talaga ang lamur-lamur pa sa bunga nga. So I would rather na kung sila na lang ang patakbuhin at sila ay manalo, nagdadasal ako niyan at makita nila kung paano nila patakbuhin ang gobyerno, gaano ka
hirap, tapos after all your yung pagod mo, walang katapusan ang batikos because they can never be satisfied. They can no longer be appeased by anything except that they are hungry also for power. Mabuti't matikman nila para makita naman natin kung paano sila mag-perform. How I wish that they would run and they will win. Magandang ano yan. Kung gusto ko, itabi ko na lang muna ang anak ko. Maybe some other time, not at this time when the Philippine politics is crowded with people in the likes of Trillanes, tapos yung si Dilima. Gusto ko sila na lang muna run at some other time, huwag ngayon kasi wala kang ano dito, mabastos ka lang. It's not good for a woman to be being bracing niyo masyadong mga salita at masaktan lang. So as a father, I would not want that to happen to my daughter. Ako naman, yung vice president ko, pantakot lang sa kanila yan. But sabi ko, let us see. If it is good for the country, I will do it. If it does not contribute anything to our republic, then wag na lang, magsasayang lang tayo ng oras, pati you contribute to the conundrum of the moment. Let us hear sino bang sunod. Let's go to Domingo. Dr. Domingo, please. Opo. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bong, tsaka sa lahat po ng cabinet members. Can I have my slides? Magbigay lang po ako, sir, ng konting information on the variants and yung effect po ng mga vaccine sa mga variant. Yun pong latest data po na nalalaman po na binabahagi po sa atin ng WHO. Can I have the slides, please? So next slide please. Ano lang po as an overview sa buong mundo po, may nadagdag po na isang vaccine this week, no? This is a vaccine po galing sa Cuba. It's a protein subunit vaccine. This is a new category of vaccines and they're now doing a clinical trial of about 30,000 people po sa Cuba at inalaw na rin po itong gamitin sa bansa nila. Dito sa atin po, walo yung ating vaccines na allowed. Next slide please. At yung pito po doon, either ginagamit na natin or malapit na po natin gamitin. Ngayon, ito po usually yung question ngayon sa isip ng mga kababayan natin. Ano ba ang status ng mga variant dito sa atin? Ano bang meron dito? At saka ano po ba yung epekto ng bakuna, no, dito po sa mga variant? Knowing that the vaccines were developed with the old, the original virus po ng COVID-19. Sa ngayon po, merong apat na WHO tinatawag nating variants of concern. Ito po yung mga binabantayan natin. Yung pong alpha, ito po yung unang nakita sa UK. Yung pong beta, yung una pong nakita sa South Africa. Yung gamma, ito po medyo kakaunting kaso lamang po ito. Una po itong nakita sa Japan pero ang pinagmulan ay sa Brazil. And yung delta, ito po yung kinatatakutan ngayon na una pong nakita sa India. Next slide please. Kung titingnan po natin, sir, yung mga bakuna na ginagamit po natin ngayon, yung pong efficacy nila from the original virus, ito po yung mga latest data.
Ang Pfizer po is about 95% ang efficacy, ang Moderna 94%, yung pong AstraZeneca mga 74% po. Yung Sputnik after the two doses na component 1 and 2, it's about 91%. Yung Janssen po na single dose is 70%. Yung Sinovac, palalabas labang po nung clinical trial nila galing Turkey at na-establish po yung vaccine efficacy at 83.5%. And yung Sinopharm is about 76%. Ngayon po, inaaral sila ngayon compared dun sa original virus at yung efficacy nila doon po sa mga variants of concern natin. Yung kauna-unahan pong variant of concern, yung Alpha at saka Beta, ito po yung mga merong nakita na rito sa atin sa Pilipinas, no? Yung pong alpha po na variant, nakita naman po na yung lahat po ng mga vaccine ay maganda pa po ang effect nila doon sa alpha variant. Meron lang pong konting reduction doon sa efficacy, like yung Sputnik po, Sinovac and Sinopharm, actually po yung reduction nila is less than 10% doon po sa original efficacy niya. Yun naman pong iba, yung Pfizer, Moderna, AstraZeneca, tsaka Janssen, somewhere po from less than 10 to about 20% reduction compared to the original virus. So maganda pa po ang coverage niya. Doon po sa variant na pangalawa, yung Beta, yung pong nakita ng una sa South Africa, mas maganda po yung pong mga Janssen at tsaka Sinopharm at Sinovac, maganda rin po ang coverage sa kanya. Ang reduction po ng kanyang efficacy is mga 10% to 20%. Yun pong ibang bakuna, yung Pfizer, Moderna, AstraZeneca at Sputnik, yung pong sa taas, medyo malaki po ang binababa niya, no, ang efficacy ng do sa South African variant by 20 to 30%. So, meron pong mga nagkakasakit. Pero karamihan naman po na nagkakasakit ng Beta variant, mga mild. At maganda pa rin po yung coverage niya against severe illness at saka po sa pagkamatay. Yun pong dalawang mas bagong variant, ito po medyo kulang pa po tayo ng dato, sir. Yun pong gamma variant, lalo na ipo, konting-konti po kasi ang kaso nito. So hindi po natin masabi kung meron talaga siyang clinical significance pagdating sa public. Pero yun naman pong mga naaral na vaccine, katulad po ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca at saka Sinovac, nakikita po na yung reduction ng efficacy niya compared to the original, pag kinumpare sa gamma, maliit lamang naman po yung reduction. So mga 10 to 20% lamang. Yung pong Sputnik, Janssen, tsaka Sinopharm, wala pa pong datos dito. Pero nakikita naman po natin, sir, yung pattern. Mga ganyan din po siguro yan. Bumababa lang po ng kaunti. And the last po na talagang variant of concern ngayon is yung Delta virus po na naunang nakita sa India. Yun pong mga ginagamit po nating vaccines katulad po ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca at yung padating po na Janssen, nakita po na yung kanyang reduction in efficacy compared to the original virus is mga 10 to 20%. No? Ibig sabihin po, maganda pa rin naman po ang kanyang coverage. Inihintay pa po natin, sir, yung data from Sinovac, Sinopharm at saka Sputnik regarding yung Delta variant dahil inaaral pa po nila ito. Pero katulad po ng nabanggit natin, so ang nakikita naman po natin pattern ay ganun. No? Nagiging ang mga variant po, nababawasan ng konti yung efficacy ng vaccine, pero hindi naman po siya nawawala. No? Nagiging very useful pa rin naman po. Yan lang po, maraming salamat po. Thank you, Dr. Domingo. Alam mo, it's a very consoling words coming from you regarding the efficacy of the present vaccines that we are having now and which is being vaccinated by all could have a fighting chance against the variants of which people are really scared. Ang tanong nga nila, kailangan pa ba ng bagong vaccine? But with your data na binigay mo ngayon, it seems that we are a little bit safe. Not really totally safe, but I said it is very consoling to hear from you that the present vaccine we are using are as effective, although not to a full to its full degree, but rather could give us a minimum of comfort
that there is available vaccine and it can be used against the virus. Senator Bongo would like to ask you a few questions. Go ahead, Senator. Thank you, Mr. President. Sa pag-iikot ko po ng buong bansa, nakikita ko na po, totoo yung sinabi ni Secretary Roque kanina, kung noong unang panahon po ay less than 20% po ang nagtataas ng kamay, ngayon po umabot na halos kalahati ang nagtataas ng kamay. Even more than half ay gusto na pong magpabakuna. I would like to congratulate also Secretary Galvez. Mga tanong ko lang po rito, mga tanong po ito sa baba na about this, yung mga efficacy po nitong bakuna natin. Kasi yung iba po ay tanong nila na bakunahan sila ng Sinovac o Sinovac. Tapos ang tanong nila, idumating na yung mga Pfizer, tapos dumating yung mga AstraZeneca. May mga nalilito pa rin. Kung pwede ho bang ma-explain po ng mabuti, Dr. Domingo, even na Secretary Duque, Secretary Galvez, na halos pareho naman po ang epekto nito. Sinasabi nila, ito yung Sinovac, ito yung epekto niya, ito naman po epekto nitong mga Western na bakuna. Sana po ay mapaintindi pa natin sa Pilipino para lalo pa silang maingganyong magpa-bakuna dahil dumadami na po ang gusto talagang magpabakuna sa ngayon. And are we on the right track po sa target po natin na population protection towards achieving herd immunity ngayong taong ito, Secretary Duque? You may answer also, Secretary Galvez, after. Yeah, maraming salamat po, Ginoong Senador Bong. Yung ating ultimate goal, yung pinupuntirin natin is 70% of the population. Halimbawa, kung 100 million tayo, although we're more now, no, based on the latest statistics, just for, para mas madali pong maintindihan ng ating mga kababayan, 70 million ang goal natin for herd immunity na dapat dalawang doses ng bakuna ang mabigay sa bawat Pilipino. So, yan po ay nakasalalay sa supply ng bakuna. So, kung ang supply ng bakuna, halimbawa talagang darating siya on a regular basis na mga 10 to 15 million a month or even 20 million a month, no, na regular, pwede ho natin maabot yun in 140 days. Kasi kung 70 million na katao ay kung divided by halimbawa 500,000 a day. Kasi ngayon nakakalahati na tayo, mga 250,000 a day na tayo, Senator, no? So kung 500,000 yan, 70 million divided by 500,000, yung first dose, matatapos tayo in 140 days or 40 months and 20 days. So from now on, kasi ngayon meron na tayong na jab na 13 million doses, ano po. Pero kung 70 million ang atin puntirya, sa ngayon yung 13 million, meron tayo mga 9.6 million na first dose, which is about 13% of the 70 million first dose. Ang second dose naman natin, completely inoculated individual, as a mga 3.5-3.6 million, which is equivalent to about 5% of the population of herd immunity first dose. Eh pero dalawang doses po tayo, di ba? 140 million doses tayo. So in 140 days natin, we can finish that in about 4 months and 20 days. Ngayon, depende naman kasi sa interval ng doses. Halimbawa, ang Pfizer, Moderna, 28 days. Even Sinovac, 28 days. AstraZeneca, 12 weeks. So, may antayan na depende sa dosing interval
ng bawat bakuna. So we are on track so far based on my calculation, no, and given the assumptions of 500,000 jobs a day, about 20 to 30 million doses a month, no. So kailangan talaga supply. Kaya na yung efficiency, napatunayan na natin eh. Kahit nakakaunti pa rin yung bakuna natin, pero nakita natin nakaka 250,000 a day tayo. No? So, nangangalahati na po tayo. Secretary Duque, yung sana mapaintindi rin natin sa tao, yung effectiveness nitong mga bakuna compared dun sa ibang mga bakuna. Kasi nababasa nila, deactivated ito, traditional na mga bakuna. Sana po ay mapaintindi natin sa kanila na pareho naman po ang efficacy nito na makontrol po, hindi sila umabot sa severe cases po pag nabakunahan ka na po. Tama po kayo, Ginoong Senador, ang pakay po ng bakuna ay ang mga sumusunod. Ang pinakapangunahin na iiwasan kapag ka nabakunahan ay yung tinatawag natin na severe and critical COVID cases. No po? Yung pong prevention of hospitalization at preventing death. Ito po yung mga pangunahin epekto na makakamit kapag ka nabakunahan ng kumpleto ang isang individual. May mga bakuna po na nagpapakita na hindi ganun ka-epektibo pagdating sa mga symptomatic o yung mga mild to symptomatic COVID cases. Pero ang pag-aksayan natin ng panahon, yung naiiwasan yung severe to COVID cases at preventing hospitalization and death. So yun naman po ang talagang pinakamahalaga sa lahat. Ang epekto po ng lahat ng bakuna pare-pareho po kasi sila ay lumilikha sa katawan ng isang tao, gumagawa po ng mga sundalo or antibodies sa loob ng ating pong katawan para nang sa ganon, kapag ka dumating po yung virus na wild virus o yung variant, eh yung sundalo sa katawan natin handa pong lumaban. Ngayon po, may mga katanungan, kailangan ba ng booster doses? Kapag ka ba dumaan ang ilan buwan matapos na kumpleto ang bakuna, eh sapat ba yung sundalong ginawa ng katawan natin or antibodies? No? Eh yan po ay sa kasalukuyan talagang pinag-aaralan pa rin po yan at wala pong malinaw na datos kung kakailanganin ba talaga ng booster doses. In fact, sa Amerika, may mga meron na pong nagbabanggit na baka kailanganin daw po ng booster doses pero ang USA Center for Disease Control, sinabi, not at this point. Hindi pa rin po kinakailangan ang booster doses. Ngayon, ang epekto po ng mga bakuna na yan sa paglikha ng sundalo sa loob ng katawan or antibodies, sa first dose, kung susukatin po natin yung antibody level, medyo mababa pa po yan. After mga 4 weeks to a little longer than 4 weeks for some other vaccines, AstraZeneca, 12 weeks eh. And the better pa nga, kung mas matagal daw for AstraZeneca, yung dosing interval. No? Mas tumataas ang efficacy rate based on their clinical trial studies. So, yung pong pagkabinigyan kayo ng pangalawang dose, yung susukatin nyo na naman yung antibodies nyo, mas mataas na naman yung antibody response. Ano po? Ngayon, pagdating ng panahon na wala naman banta ng COVID sa inyo, hindi naman kayo nagkakasakit, bababa talaga yung antibody levels. Kasi ganun talaga yung trabaho ng katawan natin, yung sundalo, kung wala naman kalaban, matutulog. Okay? Pero pagka nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng exposure to the virus itself, kay variant yan, whatever variant, ano, meron po tayong tinatawag na memory B cells and memory T cells. Naka-encode po sa memory B cells. Gigisingin na naman niya. Siya po yung gigising sa mga sundalong tulog. So, magtataas na naman ang antibodies natin. Kapag ka nagising, sa pamamagitan po ng atin mga memory B cells, memory T cells. Alam niyo po, ang bakuna, epekto ng bakuna, hindi lamang po yung antibodies ang nalilika. Meron din po tayong tinatawag na cytotoxic T cells. Ito pong cytotoxic T cells, isa na naman pamamaraan po ito para labanan ang mga virus.
Kaya malawak ho ang epekto ng mga bakuna, pero ngayon nasasanay lang po tayo na ang sinusukat ay yung antibodies. Pero meron na rin po mga pamamaraan ngayon na masukat din ang cytotoxic T-cell activity. So, yan lang po ang masasabi ko sa kanyo. So, lahat po sila pare-pareho epekto. Ngayon, ang susunod na tanong po dyan, pwede bang paghaluin, mix and match yung mga bakuna? Sa ngayon po, medyo manipis pa rin po ang datos natin. Kaya habang kakaunti pa ho atin mga bakuna, ang paalala po ng FDA at ng DOH ay sumunod pa rin pa sa atin protocol. Kung ano yung first dose platform, yun din po ang second dose. Huwag na muna po tayo maghahalo dahil hindi pa rin po sapat ang datos para bago tayo ng polisiya o magpalawig tayo ng polisiya na pwedeng gumamit mix and match vaccine. Salamat po. Is your question answered? Maraming Senator. Salamat po, Secretary Duque. It was a very good explanation. Clear and concise and easily readable. Kaintindi na. So we go next to Secretary Briones. Ma'am. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to pay my respects and my thanks to the President and the members of the Cabinet for their consistent support for our proposed policies on education. This update, Mr. President, is related to the recent World Bank debate on the data which the report which they released to the press, and perhaps the statement also of the Vice President on the need to declare a crisis in education. Mr. President, the Department of Education has been in existence legally for 123 years. We have just celebrated our 123rd year. And out of those 123 years, your administration is only on its fifth year. And so it is not perhaps correct or wise or appropriate to lay all the problems of education at the door of your administration. Also, our concern is that the World Bank report, and they put it in writing because we asked them to explain, was based on data of the now very famous and notorious PISA, which is the Program for International Student Assessment. This is the worldwide assessment of students all over the world. So, ma-compare sila. This was first set up, ito, Mr. President, in the year of our Lord 2000. And we joined your administration, your DepEd, joined PISA in 2018 after 18 years. We had not joined this international assessment before. So, it's like as if we are looking at the mirror of education relative to the worldwide situation after 18 years. I am the seventh Secretary of Education, and I am the only one who made such a decision that we will join this comparison. What concerns us, Mr. President, is the fact that in the report which the World Bank released to the public and to the press, they used such data, which was, as I said, ang pinaka-latest na nag-join tayo is 2018, already during your administration, the seventh Secretary of Education. At the time, 2016 pa, Mr. President, when you appointed me, I already said that we will join the international assessments. So we will see how we fare with the rest of the world. Kasi tayo, we have our own national assessments. And we noticed that our national assessments, Mr. President, were not exactly very exciting. So sabi natin, tingnan nga natin what is happening in the rest of the world and see how we fare with them.
So we made that policy and you approved that policy as early as 2017. Tapos re-report nila in 2021. So that's how it was. Now, nung lumabas yung result, we joined in 2018. I was the seventh Secretary of Education. Ngayon, lumabas ang result December 4, 2019, kasi 2018 ang exam. At 2019 lumabas ang result, pero December, one day before, we already reported to your office, Mr. President, because we already knew at that time that the Philippines was not doing well. And in February 2020, and this is nearly 1.5 years ago, nag-report na ako sa cabinet, full presentation on the PISA results and with all the recommendations that should be initiated to perhaps mitigate the situation of the PISA results. Because we knew already, even before the results came out, that we were not going to do so well. But of course, it was a terrible disappointment that we were at the bottom of the list. And we are very happy and that the through the intercession of Secretary of Finance, nag-issue ng apology. It's not the easiest thing in the world to make such a fearsome, powerful, ultra-rich, perhaps the richest financing institution, na mag-apologize. But it did apologize because they were deficient on those 3 counts na sinasabi namin, hindi sumunod ng protocol, nandito nakatira sa atin, hindi natin alam, diretso sa press. Pangalawa, hindi updated yung data nila. Pangatlo, nakalimutan nila na maraming malaki, halos 1 billion na inutang natin in dollars para sa edukasyon. So kasali din sila sa mga nangyayari sa edukasyon. So sabi namin, hindi namin yan rinirefute, pero hindi, kulang lamang. Mas nauna pa ang president, mas nauna pa ang Philippine government. Dahil alam na namin one day before the release, alam na namin kung ano ang resulta. So finally, Mr. President, resolved na yun. So ang question is, yung sinabi, update, I don't know who should judge whether we have a crisis in education or not. And so kung sabihin natin we have a crisis in education, saan ang galing yung crisis in education after 123 years? After 47 secretaries of education, after 7 secretaries of education who refused to participate in the international assessment. Thank you, Secretary Briones. It was a very poignant narrative. We have read the, well, with all of those inconsistencies and incongruity that were published by the World Bank, they came up with a very good statement of apology. I think with your assurance to them, I would just say that all is well that ends well. Okay na sa atin right. Yan. Okay na. Yeah. I accept sa government the, sila mag-apologize, yes, not to a person. I accept the apology. It's a very good one. I said it's just a poignant one, direct to the point. Next, we'll call on Secretary Panelo. We'll end up with Carlo. Magandang gabi po, Mayroong Pangulo, Senator Christopher Bongo, at ang ating mga kasama members of the cabinet. Hindi ko lang pong i-report sa inyo, yung pong kinausap niyo po ng isang araw ng mga informal settlers sa Tumana, Marikina. Itong Tumana po, ito yung pinaka-depressed area dyan sa Marikina kung saan pag nagkakaroon ng ulan, baha, ng bagyo, eh talaga namang yung baha kasi sila yung nandyan sa tabi ng ilong kaya umaabot ng pasbahay. At yung pong pagpupulong na yun, eh humingi po talaga sila ng pakiusap sa inyong lingkod na kung maaari eh magdala tayo ng mga ayuda para sa kanila. At gusto po nilang ipaabot sa inyo, unang-una,
ang pasasalamat na kayo po ay nangako sa kanila na bigyan lang kayo ng panahon at maghahanap kayo ng lupa para sa kanila sapagkat sila naman ay bulat sa pool. Ay talagang lupa at wala mga bahay. Kaya nga naman sila mga informal settlers. Pangalawa, ibig rin po ipabot sa inyo, yung pulo, na ang kanilang buong kagalakan na sa tanang buhay o pula eh, hindi pa sila nakakita ng isang presidente na video call pa sila kausapin. At nakita po nila, hindi nga sila nakakakita ng presidente in flesh. At pagkatapos kayo ay naroon sa video at na nakakausap po ninyo siya. At saka naipa-rating po nila sa inyo na kayo ang gusto nilang maging vice presidente pagdating sa 2022. Pangalawa po, ibig ko rin ibahagi sa inyo na yung pong auspicio de San Jose sa pamamagitan po ng Madre Superiora nila ay nagpatid po sa akin ng request kung maaari lang pagkat meron daw po silang 18 pamilya na inaalagaan matagal na at mukhang hirap na rin sila pagkat wala rin mga bahay at pinapakain nila araw-araw yon. Eh, meron po kasi silang facility kung saan yung mga homeless ay kinukupup nila. Nakiusap po sila na kung maaari naman yung National Housing Authority ay magbigyan sila ng housing units para sila ay may transfer na para makukup naman nila yung iba. At tinawagan ko naman po si GM Julius Calada at dali-dali nga ako dahil kayo, palagi kayong merong continuing instruction na bigyan ninyo ng mga housing units, yung mga wala. At pinoprocess na po. Tumugong agad si GM Escalada upang mabigyan yung 18 pamilya na nariyan po sa auspicio de San Jose. Now, pangatlo po, inong Pangulo, yung pong issue sa whether or not merong constitutional prohibition sa inyong pagtakbo bilang presidente ng bansa. Sapagkat marami sa mga kritiko po ninyo na talagang kayo ay binabanatan at sinasabi nilang gusto niyong manatili sa kapangyarihan kaya gusto niyong tumakbo bilang vice presidente kahit na ang saligang batas naman daw eh nagsasabi na hindi kayo pwedeng tumakbo sapagkat nilalabag raw ang diwa ng saligang batas. Pero ang katotohanan po niya, eh talaga naman pinag-aralan natin ang saligang batas. Kayo po isang abogado rin at marami ang nakakalam. Ngayong prohibition na tinatawag, yung ipinagbabawal ay yung pagtakbo ng nakaupo presidente sa halalan. Madaling sabi, kung matapos ang kanyang termino, eh hindi na siya po pwedeng tumakbo uling presidente. Yun po ang pinagbabawal at yung maliwanag. Wala pong sinasabi sa ligang batas na ang presidenteng nakaupo ay hindi na maaaring tumakbo sa ibang posisyon. Madali sabi, ang prinsipyo na pag hindi pinagbabawal na sa ligang batas, ito ay pinapayagan. At wala naman. Kaya sabi ko nga po sa programa ng Counterpoint, kung totoo ang framers of the Constitution ay pinagbabawal yan, iyon ang kanilang diwa, edi sana inilagay na nila ng maliwanag na hindi po pwedeng tumakbo ng anumang posisyon ng presidente sapagkat pag na nabakante yung presidenteng nakaupo ay siya ang susunod, siya ang papalit. Eh, sabi ko nga po eh, yung pong prohibition pag disqualify ay tungko lamang sa re-election at hindi po succession. Ang saligang batas ay maliwanag na pag nagbakante ang presidente, yung vice presidente ang uupo. At kung kayo nga po ay tatakbo, at kung titingnan yung pulso ng bayan, kaya nga po nang sabi niyo, tinig ng bayan ay ang utos ng bayan at dapat ay sundin sapagkat yan ang merong soberintiyang tinig. Eh pag kayo naman po naman ang manalo, eh talagang panalo kayo at saka hindi ko totoo yung sinasabi nila na gusto niyo lang manatili sa kapangyarihan. Sapagkat kaya kayo gustong o kaya kayo
pwedeng tumakbo o maaring makumbinsin tumakbo. Kaya sapagkat unang-una, marami kayong programa na sinimulan. Ang dami niya. At kailangan pong naroon kayo upang alalayan po ninyo kung sino man ang bagong administrasyon sa pagpapatuloy ng inyong mga programa. Pangalawa, hindi po totoo na sinasabi na kaya kayo tumatakbo, eh, tumatakas kayo sa mga krimen na idinidemanda sa inyo. Unang-una, imahinasyon lang nila yung mga krimen niya. Wala naman talagang krimen. Pangalawa, dahil nga na sila, wala nga silang jurisdiction. Dahil nga, yung due process clause of the Constitution nilalabag nila sapagkat hindi nila inilabas sa official gazette yung Rome Statute. Pangalawa, eh, gaya naman ng aking argumento, pagpalagay na natin na meron silang jurisdiction, eh hindi pa rin ito pwede kasi napakaliwanag din naman yung Rome Statute na pag ang miyembro ng ICC, ng organisasyon na yan, ay umatras at sila ay nagsimula na ng investigasyon. Ang hukuman, oh, eh, hindi maapektuhan ng withdrawal. Pero ang problema, hindi naman, oh, ang hukuman ang nagsimula. Wala pang hearing eh. Ang nangyari lang ay preliminary examination. Dinidetermina lamang kung papasok yung krimen sa kanilang jurisdiction at kung yung gobyerno o yung puno ay merong kakayahan na mag-prosecute o wala at kung gusto o hindi. Diba? Eh, dun, nandun pa lang sila. Hindi pa ho napasok sa hukuman. Kaya kahit anong sabihin, hindi rin totoo na kayo'y tumatakas. Another thing, eh kahit naman po kayo manalong vice presidente, eh pwede naman kayo rin naman na i-prosecute kung gusto nila sapagkat yung tsorya ng immunity sa ngayon, eh ang napag-aaralan lang natin sa jurisprudence, eh presidente ang may immunity. Wala pang jurisprudence na yung vice president ay may immunity. At madaling sabi, and even then, na maging vice president kayo, pag kayo ay nawala na as vice president o as president for that matter, eh pwede naman kayo usigin kung talagang gusto. Yun naman pong ating juridical system dito ay napakalusog. At nakikita naman yan. Pinuusig natin at nakukulong naman pag nagkakaroon ng conviction. So maliwanag po na hindi totoo ang mga parating sa inyo ng oposisyon, ng mga kritiko. Ang katotohanan, Mr. President, ito po sasabihin ko sa inyo, kaya kayo sinasabihan na lumalabag kayo sa saligang batas pag kayo tumakbo. Kaya kayo sinasabihan na kayo na gustong manatili sa pangyayari. Ang katotohanan, pag kayo po ay tumakbo, ginoong Pangulo, eh talagang game over na. Mananalo talaga kayo. Kaya ayaw po nila kayong tumakbo kasi eh siyempre masisira yung mga plano nila makabalik sa pangyarihan. Yan lamang po, ginoong Pangulo. Secretary. May gabi, Mr. President. May gabi sa kay Senator Christopher Lawrence Bongo sa tumakawanan sa gabinete, mga kababayan. Mr. President, ilang linggo na lang, State of the Nation address yun na po sa July 26. Kaya ipagpatuloy ko na lang po yung pag-report ko sa ating mga kababayan ng nagawa na nating pre-SONA series na regional. Pre-SONA series. Nung nakarang linggo ay nai-report ko po yung tungkol sa Region 13, Region 2, Region 5 at Region 12. So ituloy ko na lang po yung pag-report ko sa naganap sa Region 4B, sa Cordillera, sa Region 1 at sa Region 3. Kasama ko po dito sa mga pre-SONA yung ating mga cabinet officers in charge ng bawat region. At ito pong ginagawa natin sa ilalim ng kumpas ni Executive Secretary Medyal Dea at ng PCOO. At we maintain na minimum public health standards sa paggawa natin ng regional pre-SONA. Pero lahat po ng mga national government agency representatives, youth sector groups, LGUs po, private sector at academy, may well represented naman po at blended po ito. May physical at may virtual presence po. Ibang San Fernando naman po sa Pampanga this time. Ang pinuntahan natin sa pre-SONA series natin kasama si Secretary Carlito Galvez Jr. who is the cords po ng Region 3. Next slide.
So dito po yan ginanap sa San Fernando, Pampanga last June 22. Next slide. And again, Central Luzon, Mr. President, remains our top ally and top corn producer among all regions at 699,044 metric tons. The output of the region for this quarter 2021 actually accounted for 15% ng national output natin, no? Meron din pong substantial increase in fisheries production sa Region 3 due to the growth ng municipal and aquaculture fisheries, 13.9% sa municipal and 6.6% growth sa aquaculture fisheries for Region 3. Just like in Region 1, next slide, pinagmamalaki rin po ng Region 3, RTF, LCAC, ang dismantling ng Kilusang Larangang Guerrilla, Sierra Madre, or KLG, Sierra Madre, sa Region 3. And the AFP continues to work on the dismantling of other CTGs, such as the Tarlac Zambales LKG and the South Party committees. No? Tungkol naman sa internal peace, security, stability, and development sustained in Region 3, patuloy yung ating mga multi-pronged strategies and initiatives. And sa laban against drugs, more than 50% of the barangays in the region have been declared free of the drug menace. So tuloy-tuloy po yung barangay drug cleaning program po dyan po sa Region 3. Yun lamang po, Mr. President. Ipagpatuloy ko na lang po yung ibang reports in the next meeting next week po. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. It was a very comprehensive report. I'd like to thank again the Armed Forces of the Philippines for continuing the dismantling of so many guerrilla fronts throughout the country. I would like to say that this is a job well done, and if this continues, the CCP, NP, NDF is in the throes of death. We might be able to hopefully dismantle all by the time I get out of this office. So, wala na bang iba? Is there any other? So, this ends our program for today. I'd like to thank Secretary Briones, Secretary Carlo Nograles, si yung ating mabuting trabahante si Attorney Dr. Domingo, and all of the panel here present with me. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa muling pagkikita sa ating programa. Thank you.